So ito na po guys ang pinaka una makita natin. So ngayon guys, dito tayo sa National Government Service. Click natin ito guys. At ito na guys, marami. So try ko po itong, so mayroong DFA, DILG, DUT, DTI, CSIS, Land Bank. Huwag dito sa pinaubusan magsugod. So Bisaya, Tagalog, ito guys. So ISIS, click natin ISIS. So dito guys, makikita na CSIS website, member portal, employers portal, coverage and collection partner, CSP ID number. So kompleto guys. So kato direta sa CSIS website. So i-agree na to na guys. So ayan, back tayo. So dire na punta sa PhilHealth. PhilHealth. So check your PhilHealth record and premium contribution. So ma-check po natin dito guys. So i-agree lang natin yan. So sa ngayon, in-explore lang po natin. So Philippine National Police Service. At ito, PNP website, firearms exclusive, PEO, National Police Clearance. So mga police clearance, so dito na po tayo guys. Yan lang po guys. So mag-agree lang po, ganyan. So mapunta na po sa NPC o National Police Clearance. At ngayon, dito naman tayo sa ano pa bang kailangan ko dito, itong Pag-ibig. So Pag-ibig Development Fund. So dito guys, makikita natin. So Pag-ibig Online Membership Application kung mag-apply pa. At dito guys, ang Pag-ibig Savings. So impito. So modified Pag-ibig to savings enrollment. So kapag mag-savings po kayo guys, dito. Married guys. Oh, ito na. LTO. Dito sa LTO official website, Land Representing Office. At dito mag-agree naman. At dito tayo sa dito kikita lahat dito. Hello guys, may buntag sa tanan. So sana po din si security guard vlogger. So guys, mahinungdanon kayo nga topic na to karon guys. Mao kini ang bag-ong application nga gilusad ato pang Pizza 3 June 3, 2023 sa pamaagi sa DICT o Department of Information Communication Technology. So nalusad na po ni guys, mo ning gitawag nga e-gov.ph. So electronic government sa atong Pilipinas. So mo ni siya nga apps ro, software app ni guys, gumikan kay mahinungdanon kay ni guys sa tanan natong mga katuyuan sa gobyerno nga ahensya. So sama sa aning mga ISIS, Pag-ibig, PhilHealth, mga driver's license, nga mahimo na pong pon mahimo digital driver's license. So pamahalaan naglunsad ng mobile application na magpapadali sa government transactions ng ating mga kababayan. Kung ano yan, atin pong alamin mula kay Alan Francisco. Alan? Audrey, makasaysayan ang araw na ito sa bansa, lalo na sa masabi ng Information Communication Technology o ICT, dahil ngayong araw mga Audrey na official ng nilaunch o nilunsad ang e-gov super app. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang namuna sa launching ito kanina lamang dito. Daghang katuyuan ni guys. So yun ani lang guys ang akong ipag-share sa inyo karon, ang pag-register para ma-access na to og naman tayong mga tuyo. So dali ra kayo ang atong mga katuyuan. So dili na ta kinahanglan mag-fila pag do guys. So hassle free na ni siya. Mo ni nakanindot nga pamlano sa atong presidente nga nahimo na karon nga lusad na sa DICT. So og wala ilang ilangay. So ato na sugdan guys. Og daghang salamat sa inyong pag-support sa akong channel, Jasper Bisdak. Og tara, let's go. Okay, so ngayon guys, punta na tayo dito sa ating Play Store or App Store. Tapos i-search natin dito sa search na e-gov.ph. So tapos natin ma-search guys, ito sa akin po ay open na po nakalagay kasi tapos na po ako nag-install. So sa inyo po guys, i-install nyo lang po. Pagkatapos, mayroon na po kayo dito ng application, parang bracelet po ng bata na ito ang kulay niya, blue, yellow at saka red. Pagkatapos, i-open lang po natin. At ito na po una natin makikita guys.
So, click lang po natin dito sa baba, itong sign up. Tapos natin, ito nang lumabas. So, lagyan po natin ng cellphone number natin na active. So, direct na po tayo sa 9. Pagkatapos nalagay natin cellphone number, check lang po itong maliit na box. At, i-next natin. So, enable notification. So, i-continue lang po natin, guys. Pag-click natin ang continue. At, dito na lumabas ang enter one-time password. So, ito guys, natanggap na natin. Nagtitext na ang ating OTP. So, dito natin ilagay sa box para naman para naman sa confirmation. So, enter in PIN. So, magawa po tayo ng sarili nating PIN guys. So, 6-digit po ito. At pagkatapos dito, i-re-enter lang po natin ang ating ginagawa na ating PIN. So, pagkatapos, i-next na lang natin ito guys. Tapos natin gumawa ng ating PIN o personal identification number. So, congratulations! Ito na po guys, pag-submit natin. At ngayon, so maglalagin na tayo guys, interior PIN. Tapos natin mag-login guys. Ito na ang lumabas. So dito, welcome. Tapos ito ang cellphone number natin sa baba. So wala pang pangalan natin kasi kailangan po nating i-verify. So may nakalagay dito guys. Kulay blue, verify now. At i-verify natin guys. At ito na ang lumabas. So sa citizenship Filipino, nandyan na. At first name, middle name, suffix, o last name. So ilagay na natin dyan guys at birthday. Tapos, email address. Katapos itong ating ilagay kung ano ma female or male. So, alam niyo na po yun guys. Tapos, pag kulay blue na po itong next, pindutin natin. Ito na. Pagkatapos, nagkulay blue na, so pwede na siyang ma-next. Pindutin na natin. At verify your email address. So, click na po natin yung continue guys. Pagkatapos, dito na naman sa iyo sa pangalawa, Philippines. So, state, province, city, municipality, barangay, house on street. So, yan guys. Pipilapan lang po natin ang personal natin na mga address dyan. At dito, next na naman tayo. At ngayon guys, dito na to sa live. So, turn on ang touch camera. Pagkatapos, i-allow lang po natin. Itong may X, so bawal po yan. So, ito na pasusundin natin. So, pag-touch natin dito, i-launch po natin ang ating camera. Pagkatapos natin na, at ito na lumabas, so i-allow lang po natin ito guys, allow. At look at the camera. So, ito na. Ito na ako. So, ito, dito sa left side, so, may arrow po ito sa left side. So, dito po ako, mag-side view. Tapos, kabila naman, sa right side na naman. And then, ganon. Move your head to the right and move your head to the left. So, blink your eyes. So, blink your eyes pagharap. At, ito na. Malabas na ito. Op, so hindi po ito ay mag-retake po ako kasi hindi ko na gusto ang picture pagkakuha kasi yung ano pala. So pwede naman dito retake po to. So nag-take po ako. At ganoon pa rin. Ibali ang ulo sa kaliwa at iharap naman sa kanan. Tapos at ganito na. So, sundin nyo lang ito guys. Ang selfie. Pagkatapos, at ito, naka-ano ako sa mata ko, nakapikit eh. So, last, take 3 to ito. Take 3 po ako guys. Kasi hindi po, ayun o yung pagkakuha. So, ganito na, i-cut ko na lang guys. At, ito na ang QR code. Dito na.
at pangalan natin. At mayroong QR code sa baba. At dito guys, dito tayo sa home dashboard. At dito na guys, mayroon na ating pangalan. Kikita na natin. So ngayon guys, mag-add tayo ng ating ID. So kahit anong ID po guys, tatanggapin naman po dito. So click natin dito guys, add ID. So tapos prepare lang po natin ng ating ID. Sa akin po ay humid ID. Tapos scan na po itong ID baba. At po tapos ito na po, hindi lang po natin i-crop para madali lang po. So itong check, itapon natin itong check. Tapos okay lang po natin. So ngayon dito na po tayo sa National Government Service. So kailangan po i-verify natin ating email ad bago natin ma-access yun. So i-verify po natin. Tapos i-okay lang po natin to. At pagkatapos punta tayo dito sa ating email ad para sa ating verification. So click natin itong email ad. At pagkatapos tingnan natin dito. Kapag hindi po nakita nyo dito guys, tingnan nyo lang po ang inyong spam message, baka nandun. So sa akin po ay dito ko nakita sa aking spam o junk message. At ito na guys, so kikita na po dito, verify your email. So pag click ko yun guys, ito na lumabas, email already verified. So thank you. So ngayon guys, dito tayo sa National Government Service. Click natin ito guys. At ito na guys, marami. So try ko po itong, so mayroong DFA, DLG, DOT, DTI, CSIS, Land Bank. Huwag dito sa pinaubusan magsugod. So Bisaya, Tagalog, ito guys. So ISIS, click natin ISIS. So dito guys, makikita na ISIS website, member portal, employers portal, coverage and collection partner, CSP ID number. So kumpleto guys. So kato dito sa ISIS website. So i-agree na ito na guys. So yun, back tayo. At yan lang po guys. So ayun na, mag-log out na po tayo. So dito sa account. Tapos ito log out. So log out. So thank you guys.